God's Day po sa lahat, and good morning po uli. Time na naman po para makinig tayo sa mensahe ni Lord. So, Friday na po ngayon, and ang ano po natin, ang nasa Devil Book po ay a prayer for courage to trust in God, in Jesus Himself sa journey natin sa buhay. So, prayer lang po yung nakalagay dito, kaya gusto ko lang pong i-recap lang po natin yung buong week. At itong Friday na to, parang sinasabi ni Lord sa atin na maging matatag ka, be strong and courageous, parang katulad ng sinasabi niya kay Joshua, di po ba? Parang sinabi niya sa kay David, ang dami niyang pinagsabihan ng ganun. At naniniwala po ako na bilang mga anak ni Lord, yun din po yung gusto niyang gawin natin. Lalo-lalo na po marami tayong pinagdadaanan ngayon na mga pagsupok at hindi na po kasing dati yung buhay ngayon. Nakikita ko natin talaga na medyo humihirap siya, although makikita pa rin po natin na God is faithful sa kanyang mga pangako. Kaya po, kung aalalahanin ho natin, sabi niya, rest in God alone. Doon po natin na pag-aralan na sa kahit anong nangyayari sa buhay natin, na always remember that God is loving, God is powerful, sovereign pa rin po siya sa lahat ng bagay. Alam niya po yung nangyayari at hindi po niya tayo pababayaan. Sabi niya, we will be rewarded according to what we have done. Kaya po mga kapatid, gumawa lang po tayo ng mabuti. Just do the right thing always, di po ba, para mag-glorify natin si Lord sa mga ginagawa natin. Tapos po nung Tuesday, ito po yung Jesus has the authority above anything. Yung nagkwento si Pastor Max Locado. And doon po makikita natin na kahit si Satan, yung pinag-aralan din po natin yung storya niya na huwag tayong maging ganun, na blines na siya pero hindi siya nakontento, gusto niya pa yung higitan pa ang Panginoon, hindi siya nag-repent, ginugol niya na talagang siya ang makaupo doon sa most seated on the most high, sinasabi niya na huwag po tayong maging ganun. Tapos pinag-aralan din po natin yung mga karakteristik ni Satan na iba-iba para po makita natin yung style niya at hindi po tayo mahulog sa mga schemes niya sa buhay natin. Tapos po nung Wednesday, ang galing nga po, parang sunod-sunod na, sabi niya, doon sa Wednesday natin, don't believe what Satan tells about you, yung Jesus has the last word. Tapos sa last word niya, may power. Kaya po doon, di ba po, na-share ko po yung naaral namin sa precept, yung the power of knowing who you are in Christ Jesus, yung the power ng Holy Spirit na nasa sayo na, the power of Jesus Christ in your life, ano po yung inaral natin, yung the power over Satan na sinabi na talaga ni Lord na may binigay niya yun sa atin. Tsaka yung the power na binigay ni Lord through the armor of God. O di po ba? Kaya po, ang dami nating napag-aralan. So sabi niya, kusubaga dun sa Wednesday po, don't believe what Satan tells who you are. Believe what Jesus says you are. Di po ba? And you are precious to Him and you are special. Tsaka po yung Thursday, kahapon, yun po, yun yung the day that Jesus will come again. Siguro po pinapa sa atin ni Lord na huwag kayong susuko kasi darating yung time na yun at isasama ko kayo, huwag kayong mag-alala. No, those who endure until the last day will be saved. Di po ba? Kaya endure lang mga kapatid. Kung ano man po ang pinagdadaanan natin, kayang-kaya po yan dahil kasama natin ang Panginoon. So, kaya po siguro yun yung natin, a prayer for courage to trust in our journey with Jesus. Dahil po hanggang nandito tayo, meron po tayong tinatahak
meron po tayong sari-sariling race ng buhay. Iba't iba ang pinagdadaanan natin. But iisa lang po, mag-focus lang po tayo kay Jesus. So, kung yung last week po, habang nagpe-pray tayo, bumubunot ako ng truth about Jesus at claim natin sa prayer. Ngayon naman po, bubunot lang po ako at gawin natin ulit yung word ni Lord na bubunutin ko as a promise for you. So, handa na po ba kayo? So, ganun din po uli. Kuha po kayo ulit ng paper, tapos punitin. Tapos magawa po kayo ulit ng 1, 2. Ang dami po kasi yung 1 to 7, ano. Pero, God's number po kasi. Kaya, very special po talaga sa akin yun. Yung God's number. Alam nyo po, parati ko sinasabi kay Lord na, every 7th of the month, nagwi-wait ako ng gagawin ni God na special. At alam nyo po ba, pagka in-expect nyo pala, meron talagang nangyayaring kakaiba. Kaya po, ang number 7 sa akin ay talagang ramdam ko na may gagawin si Lord. Kaya po sa 7 pieces of paper na to, sulat nyo po ulit ang number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, ready na po ba? Natapos, ganun ulit ang gagawin na. Huwag nyo na po itapon yung ginawa nyo ngayon, ha? Para po, every Friday, let God surprise you. Kasi wala tayong Saturday and Sunday. Mali nyo po, ganun kayo kakausapin ng Panginoon. Kayo, siya naman makikipag-usap sa inyo, hindi na ako. Kaya po, so ready na po kayo. So, ito po yung mga cards na may word ni Lord. So, bunot po ako. Tapos, magpe-pray po muna tayo. Tapos, hilingin nyo po kay Lord na yung kailangan nyo na lakas ng loob sa journey ng buhay natin. At saka yung magtiwala kayo kung ano man yung pinapanalangin nyo na masagot kayo ng Panginoon. At kung ano man po yung naggumugulo sa inyong mga isipan. Para po, sabi nga, pour out your heart to God, pour out your heart to Jesus, dahil naririnig po niya tayo. Ready na po ba? Pray po muna tayo pagkatapos bubunutin ko na po yung mga cards. Sige po. Father God, Ama naming nasa langit, andito na naman po kami, Lord. Friday, maglalambing po kami sa inyo in a way na itutulog po namin sa inyo, Lord, yung laman ng aming puso, ang gumugulo sa aming isipan, yung mga concerns po namin, yung mga mahal namin sa buhay na itinataas namin sa inyo, Lord. Sa mga may sakit, sa mga nawawala sa way nila, sa way ninyo, Lord God. At saka po, Lord, yung mga takot namin, yung mga hinanain namin, mga question namin sa buhay, Panginoon. With the power of Jesus Christ, Lord, and the Holy Spirit within us, cover us, Lord, na sa bawat bubunutin ko po, Panginoon, kayo po ang kumausap sa kanila. Dahil naniniwala ako, Lord, na walang imposible sa inyo. You are all-powerful and loving, kaya po, kahit po sa pagbunot lang ng mga cards na to, Lord, na nagpapatotoo kung sino ka, kakausapin niyo po kaming lahat, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy po kami, Lord, na lumuluhod sa inyo at humihingi po kami, tinataas po namin ang takot namin, ang kahit anong nasa puso namin, Lord, yung mga question namin sa buhay. Lord, bigyan niyo po kami ng lakas ng loob sa pamamagitan ng mga salita ninyo. Mabuo po yung full trust, Lord, na sa journey namin ng buhay na to, kasama ka namin at panghahawakan namin kung ano man po yung sasabihin ninyo sa amin sa araw na to, Panginoon. In Jesus' name, I pray, Lord. I pray with your power, Lord God, in the power of your name, that they will hear you, Lord, that they will know, Lord, and see that you will prove to them that you are at one true God,
through these words of yours, Lord, sa mga salita mo, Panginoon, may they see who you really are. That you are our Father in heaven, our God, na nakakita ng lahat. Marami salamat po, Lord. Kausapin niyo po kaming lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, ready na po. Okay. Ito na po yung ating number. Susulat ko rin kung ano yung number one. Kasi po nung last, naku, hindi ko po nasulat. O, mabuti na lang si Kay, alam niya. Kaya si Johan. O, Johan, kung nakikinig ka ngayon, already na, your paper. Okay. Ito na po. Number one, para sa mga nakabunot. Bumunot na po kayo, bunot. Okay, sa number one, ito po ang sabi ni Lord sa inyo. You are forgiven, kapatid. Sabi niya, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Oh, so gumingi ka pa ng sorry sa mga nagawa mo, balik ka lang kay Lord. So, you are forgiven, sabi ni Jesus from 1 John 1:9. Okay, so number 2. Number 2 na po tayo, sulat ko nga. Number 2, Lord, ano po ang message nyo sa mga nakabunot ng number 2? Ito. He will lead you. May ka ba ng guidance kay Lord? Ang sabi niya sa Proverbs 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. O, yan. Magtiwala ka and depend on God. Yan po yung natin, title pala natin ngayon. A prayer of courage. Ang verse po natin ay Psalm 37:5. Depend on the Lord. Trust Him and He will take care of you. O, diba? He will lead you. Sa mga number 2, He will lead you. Proverbs. Okay, next. Number 3 na po tayo. Lord, sino po yung mga nakabunot na number 3? Ta-da-da-da! Iyan. He is merciful. At kaya to, ano yung verse na to? Verse Lamentation, chapter 3, verse 21 to 23. This I recall to my mind. Therefore, I have hope through the Lord's mercies. We are not consumed. Kayang-kaya natin. Because His compassion fail not. Maawin po ang ating Panginoon. They are new every morning. Great is your faithfulness. Okay. So, yan po ang ating number 3 sa mga bumunot po ng number 3. He is merciful. Lamentations chapter 3 verse 21 to 23. Okay. Sa mga bumunot na po ng number 4 na po tayo. So, ready na po ba ang mga number 4? He is our refuge. Pagtatanggol ka po niya. Pagtatanggol niya tayo. Sabi niya po sa Nahum chapter 1 verse 7, the Lord is good. A refuge in times of trouble. He cares for those who trust Him. Kaya ho magtiwala lang po tayo. Oh, parang binago-bago lang, pero yun pa rin yung original verse po natin, no? Depend on the Lord.
Trust in Him and He will take care of you. Oh, talagang pinapalakas tayo, pinapalakas ang loob natin ni Lord. Okay po, number 5. So, ito po. Sa mga bumunod na number 5. He wants the best for you. Siyempre naman, si God pa, eh, may maganda ang plano niya sa atin. Okay, pero ang verse po natin hindi galing sa Jeremiah. Sa Romans chapter 8, verse 28. Ang sabi po sa inyo ni Lord, He wants the best for you. Ito na po yung verse. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Di po ba? Talagang may tawag ang Panginoon sa atin na para may purpose ang ating buhay. At si Lord ang nandoon sa behind the scene. God works for the good of those who love Him. Kung mahal mo ang Panginoon, huwag po kayo matatakot. Dahil ikabubuti nyo yan. Hindi nyo mo maintindihan ngayon. Bakit ganyan? Makikita nyo rin po na ikabubuti nyo yan mga ilang ano pa. Pagka lumampas-lampas na, napagtandaan nyo na ng konti, yan. Basta maniwala po kayo na gusto lang na ni God yung best para sa ating lahat. Kaya, kung mahal daw po natin siya, everything works for the good of those who love Him, who are called according to His purpose. May purpose po ang lahat na nangyayari sa buhay. Okay, so yan po yung number 5. Sa number 6 na po tayo. Lord, ano po message nyo sa mga nakabunot ng number 6? Dito naman. Okay. My words never turn empty. May pinagdadasal ba kayo ng mga nawawala sa landas? Yung mga siniran ninyo at parang tingin nyo wala na nangyayari? Ano sabi ni Lord dito? Isaiah 55 verse 10 to 11. For as the rain and the snow come down from heaven, and do not return there without watering the earth and making it bear and sprout, and furnishing seed to the sower and bread to the eater, so will my word be which goes forth from my mouth. It will not return to me empty, without accomplishing what I desire, and without succeeding in the matter for which I sent it. Kaya po yung mga pinagpipray natin, ng mga tao, yung mga sinesheran natin, maniwala po tayo mga kapatid, kapamilya na may gagawin ang Diyos. Kaya po wag natin siyang i-deny, di ba? Isa yan sa na pag-aralan natin, yung pag dumating si Jesus, may dalawang tao, pwede yung nag-deny sa Kanya at yung hindi nag-deny sa Kanya. Kaya, just keep on sowing the seed, God's word to the heart of people. Okay po? So, ito po yung number 6 natin. At ang last, sa mga bumulot po ng number 7, tigi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 tig
Sabi niya po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, "And God will generously provide all you need." Wow! "Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others." Siguro po ito yung mga may hinihiling sa Panginoon for provisions, for spiritual growth and everything. May God will generously provide all you need o kailangan, ha? Hindi po gusto, hindi all you want. Sabi niya po, all you need. "Then you will always have everything you need." And sabi niya, may surplus pa po tayo, may pwede pa tayong iabot sa iba. Wow. Lord, thank you very much. So, this is a beautiful day for everyone. God stay pule, and I pray na kayo po ay na-bless kung paano kayo sinagot ng Panginoon.
Kapamilya, pag meron po kayong testimony, bihira po kasi nag-open na nanonood ng kung yung sinasabi-sabi ko dito. Pero yung araw po na to, babasahin ko po it's either Monday kung meron kayong ite-testimony para po ma-share natin sa mga kapatiran natin. Maraming salamat po and God's Day po sa inyong lahat. Good morning!